Magandang araw mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ating mga kababayang OFW. Habang busy ang lahat sa pagre-rekurida at pag-iikot, sa isang parte ay may nakita akong isang babae na talaga namang hinanap niya ako at gusto niyang makausap. May mahalagang mensahe daw siya na nais iparating kay Frances Leo Marcos. Ayan, ay good afternoon po, ma'am. Ano ang masasabi niyo kay Frances Leo Marcos? Siya po ay matulungin sa mga taong mahihirap. Kaya siya po ay iboto sa Senado. Yes! Thank you, ma'am. Maraming salamat. Idol, SLM, mabuhay ka. Ma'am, naririnig po niya at makikita po niya ito. Ano hong mensahe mo sa kanya? Sana po. Saan po siya ngayon? Gusto na po siyang makita ang mga supporters niya po. Miss lang namin siya. Nakakaiyak po nangyari sa mga. Bakit po kayo naiyak, ma'am? Bakit po kayo naiyak? Kasi unang-una pa lang po katulong niya nakasubaybay na po ako sa kanya. Hanggang siya ay... At sa puntong ito habang kinakausap ko siya, may tuluyan ng pumatak ang luha, di ba, sa sobrang pangungulila sa ating pandemic era. Mama, salamat po. Nakakatatsala ng puso yung talagang iyak mo talaga. Salamat po. Thank you. Tunay ngang maraming nagmamahal kay Frances Leo Marcos. Sila ang mga taong nasa paligid lamang, tahimik at nagmamatsyag. Subalit, buhay ang kanilang diwa sa ginawa na mayaman challenge ni Frances Leo Marcos. Isang hamon sa lahat ng mga mamamayan na tumatak sa isipan ng bawat Pilipino, pagtulong, puso, at pag-asa. Maraming salamat, Frances Leo Marcos, sa iyong kabutihang ginawa at katapangang ipinakita at pinabalas. Dahil dito, tunay kang nakatatak sa puso ng bawat Pilipino.